Nagpatupad na ng isang mas mahigpit na non-essential at leisure travel ban sa ilang barangay sa Agoncillo at Laurel, Batangas bilang bahagi ng pagtatakda ng travel guidelines sa ilang mga lugar na bahagi ng 7-kilometer danger zone sa palibot ng Bulkang Taal. Ilan sa mga lugar na nagpatupad na ng non-essential at leisure travel ban ay ang Barangay Banyaga at Bilibinwang sa Agoncillo, maging ang Barangay Busubuso, Gulod at Bugaan East sa bayan naman ng Laurel. Ang nasabing mas mahigpit na leisure at non-essential ban ay batay sa Memorandum Circular No. 1 na nilagdaan ni Batangas Governor Hermelando Dodo Mandanas nito lamang araw ng Biyernes. Kasabay ng pagbabaan ng nasabing utos, ipinagbabawal na din ang mga aktibidad gaya ng staycation, pagpunta sa mga recreational area, pagsasagawa ng outdoor camping, swimming, at iba pang mga leisure activities sa mga nabanggit na lugar. Nag-abiso na rin ang mga hotel at resort owners sa mga high-risk areas ng Agoncillo at Laurel patungkol sa pagkakansela ng mga bookings at pagbibigay ng refund at rebooking sa mga customers nito. Ipapatupad din sa mga nabanggit na lugar ang mahigpit na gamit ng S-Pass o ang Safe, Swift at Smart Passage upang matiyak na nasusunod ang nasabing utos at mandato sa mga nabanggit na lugar. Pero mananatiling bukas ang mga lugar para sa mga essential travel katulad ng humanitarian at medical response operation, maging ang mga kalsada para sa pagbiyahe ng health at frontline service personnel. Ang mga DOT o Department of Tourism Accredited Establishments ay hindi kasali sa probisyong ito, kaya otorisado silang tumanggap ng mga guests katulad na lamang ng mga frontline workers. Pero sa kabila nito ay pinapayagang mag-operate lamang ang mga accommodation establishments sa mga high-risk areas na nakapaloob sa 14-kilometer radius mula sa mismong bunganga ng bulkan hanggang sa panahon na ipag-utos na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na gawin na ang total evacuation sa mga nakapaloob na lugar. Matatandaan na naglabas din ng abiso ang DILG Calabarzon kaugnay ng pagbabawal sa mga non-essential travels o mga hindi mahalagang paglalakbay sa mga high-risk areas sa palibot ng Bulkang Taal dahil sa tumataas at nagpapatuloy na aktibidad nito, mas lalo na na nasa alert level 3 pa din ang nasabing bulkan. Yan ang report mula rito sa Batangas Regional News Center para sa nagpapatuloy na special coverage ng MRJW kaugnay ng Bulkang Taal. Ito po ang Senbat sa Patrol No. 2, Stephen Raspe Perez. Para sa Mabuhay Radio Japan Worldwide, serbisyo para sa mga Pilipino sa buong mundo. Walang takot, walang pinapaporan.